sân mô Dios sang linh cột mô na na bơ bơ li tôn sa yô ma gơ ma ti ma ra pát ai du mô du lộc sa yô upang makamta ng awa mo. Ang diwa ko'y naninimdim kung malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawan mo? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Mga minamahal, ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinapanalangin sa tulong ni Santo Padre Pio. At upang tayo ay maging marapat sa banal na pagdiriwang, ating paghisihang lahat ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa aming ngayon dumadalangin, idulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagkitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa amin ngayong naririto upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nagpatire pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa." Hindi na Abram ang itatawag sa iyo kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon.
Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan. Ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang manalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo po ang lahat. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng buong mahal, huwag na ninyong adlangan ang pagsasakatuparan ng miti niya. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailanmay hindi makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudiyo, "Ngayon natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. Pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iyay walang kabuluhan. Ang aking ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudiyo, 'Wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham?' Sumagot si Jesus, 'Sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako'y ako na.' Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Reverend. Mga minamahal, ngayong Huwebes sa 5th linggo ng 40 araw na paghahanda natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa mga pagbasa sa araw na ito, tayo ay tinuturuan na malaman ang buhay na ibinibigay sa atin ng Diyos.
liban sa buhay na alam natin dito sa lupa. Kapag ka po pinag-uusapan ng buhay, ang kalimitang nasa isip natin ay yung buhay. Ikaw ay humihinga. Ibig sabihin, dito sa lupa, kapag ikaw ay humihinga pa, ibig sabihin ikaw ay buhay pa. At kapag ka ikaw ay wala nang hininga o nalagutan na ng hininga, ibig sabihin patay na ang iyong katawang lupa, ang iyong pagkating iyong physical na katawan. Sa ating karanasan, para tayo ay mabuhay, anong ginagawa natin? Kumakain tayo. Umiinom tayo ng tubig para tayo mabuhay. Inaalagaan ang ating sarili para hindi tayo magkasakit. Iniingatan para hindi mapunta sa o tinatawag na hindi tayo mapunta sa kapahamakan, madisgrasya. Ito yung kaya mga kailangan natin sa buhay para tayo mabuhay. Kinakailangan nating pagsumikapan ito. Ngunit sa isang banda, mga kapatid, may itinuturong bago si Jesus sa mga Hudiyo. Sinasabi niya na kung sino man ang sumusunod o dumidinig at sinasabuhay ang mga itinuturo niya, ang kanyang aral, ay kailanman hindi mamamatay. Sa makatawid, kung sino man ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. At ito ang isa sa mga pinaniniwalaan natin. Naniniwala tayo na may langit. Ngunit, ang pagkukulang natin minsan ay paano ba natin makakamit ang buhay na walang hanggan? May pagkakataon nga po na minsan, natatakot tayong pumunta ng langit dahil takot tayong mamatay. Requirement po para makapunta ng langit ay siyempre, dapat po tayo ay mamatay. Ano po? Ngunit ang katotohanan ay ito. Sa tuwing tayo po ay nagkakasala, namamatay po ang ating kaluluwa. Kung hindi po natin iniingatan ang ating kaluluwa, tayo po ay mamamatay. At itong kamatayan nito ay panghabang buhay. Sa makatawid, mga kapatid, ibig sabihin, para ingatan natin ang ating kaluluwa, gaya ng pag-iingat natin sa ating katawan, dapat binubusog natin ito ng mga salita ng Diyos. At hindi po natatapos sa salita ng Diyos lamang. Kapag ka po narinig natin ang salita ng Diyos, dapat po ito ay ating isinasabuhay. Hindi lamang po nasa isip, kundi ating isasabuhay. Dahil po ang pananampalatayang patay ay wala pong kwenta. Kaya naman, ang pinakahamon sa atin sa araw na ito, lalong-lalo na sa darating na mga mahal na araw, sa susunod na linggo, itong darating na linggo, ay matutunan natin pag-aralan at isabuhay ang salita ng Diyos. Ayan po ang hamon sa atin sa araw na ito. Kaya naman sa pagpapatuloy ng banal na misang ito, atin pong hihilingin, ipagdarasal sa Diyos, na mas piliin natin ang buhay kaysa sa kamatayan. Ayan po ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa abot po ng ating makakaya, ng ating buong lakas, pag-iisip at buo ang ating kaluluwa. At higit sa lahat, tayo po ay umasa na ang grasya ng Diyos ay lagi nandiyan. Ang pagiging o ang pagpapakabanal po ay lifetime, hindi po bukas, kinabukasan, makalawa o sa susunod na linggo, tayo talaga ay banal na. Ang pagpapakabanal po ay habang buhay. Habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, tayo ay makikipaglaban sa kampo ng kadiliman. At sa tuwing tayo ay magbabalik loob sa Diyos, nakakasigurado po tayong kakahabagan lagi tayo ng Diyos. Dahil nagpapakumbaba po tayo sa Kanyang harapan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ito'y papakinabangan sa pamuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagkapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay. Sa pag-ibig na makapangyarihan, sa krus ay itinanghail. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya, kaysa ng mga anghel, narigis si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lang. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati ni ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na natayang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para bahayat sa lahat. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinis ni isang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat, awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo. Sa lupa para nang sanangin. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipaitulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan kung hindi kayang lumuhod man natili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos, mapapalad ang inaanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus na aking kapatid, sa lupa namin bumalik. Iyong mukha ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw ay makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa tikim man ang iyong sapit, punit-punit ang iyong damit, nawa ika'y mapasakit, tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw mo'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke rin naman, ikaw ay nag-aanap buhay, tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan.
kilala sa tao. Mababa. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagsalo sa iyong piging na banal, ay lumuluhog sa iyong pagmamahal upang kaming tumanggap ng banal na pakikinabang ay maging mga kasalo sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrelcina, monheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwing na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang kaintiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa may mga magagandang puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, ikaapat, nagpapatuloy po ang pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kwaresma mula Lunes hanggang Sabado. Ito po ay sa 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Gayon din naman, sa lahat ng araw ng Biyernes Santo ngayong Kwaresma, ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Estasyon ng Krus
sa ganap na ikatlo ng hapon, available po ang mga aklat dasalan sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ikalima, ngayong Sabado, ika-isa ng Abril, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga na sisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila at puting panyo. Ika-anim, sa darating pong Linggo, ika-2 ng Abril, ay sisimula natin ang mga mahal na araw. Mangyaring magabayan po kayo ng hanay na mga gawain na makikita sa ating FB page at sa mga tarpuli na kapaligid sa dambana. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ika-7, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio, ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car-raffle dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga eskolar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 22 ng tanghali. Magsitayo na po ang lahat para sa pagpagbasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Yung inyong mga pabeblesan, inyong ilabas. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan, mga langis na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat at ang inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Pinapawi mo ang Muli po kayong inanyayahan, tulungan ninyo ang ating mga kabataang pinag-aaral ni Santo Padre Pio. Pa-birthday nyo na sa May 25. Kayo po ay bumili ng ticket. Narito po, meron po diyan. Yan po kutsing nariyan. Yan po ang tatamaan. At doon din po, meron po tayo din sa pamisahan available ng mga ticket. Salamat po sa inyong lahat. May 25 po ang raffle draw niyan. Kaya malay nyo, isa kayo sa mga mag-uwi ng Toyota Vios. Salamat po sa inyong suporta sa ating mga kabataan. Pawi mo ang tao tulad sa sariwang damo, sa umaga'y mabigkas, sa gabi nalulungkot.